Bea Alonso di umano ay nakikriticize nga dahil sa kanyang unfinished na TV series sa ABS-CBN. Welcome to my channel, welcome to RDM Designs, panoorin natin to guys. Hanggang sa ngayon nga, ilang araw simula ng officially pumirma na sa Kapuso Network si Miss Bea Alonso ay nagiging tampulan pa rin siya ng batikos. Ito ay di umano dahil sa kanyang paglipat sa GMA Network. Kahit na siya ay may naiwang unfinished na TV series sa ABS-CBN, ito ay ang kahit minsan lang. Isa nga daw sa mga nagpaparinig kay Miss Bea ay si Henry Kitain, ang creative head ng Star Creatives, isa sa business unit sa ABS-CBN na nagpaproduce ng mga teleseries. Hindi man niya direktang pinangalanan si Miss Bea Alonso dito sa kanyang post, ngunit mauhulaan mo na ang actress nga ang tinutukoy niya dito. Narito nga ang bahagi ng kanyang post kung saan ang sabi niya dito ay pag may iniwan kang project at gumastos na ang kumpanya ng milyon, sana bayaran mo na lang yung nagastos. Anyway, siguro naman kikitain mo lahat yan. Kasi naghihikahos na nga kami, hindi naman biro yung itapon, tatapon na lang na pera ng kumpanya kasi iniwan mo na lang basta. Ipinost niya ito pagkatapos ng contract signing ni Miss Bea Alonso sa GMA Network noong July 1. So ipinost niya ito kay nabukasan July 2, 2021. And because of this, nag-create ito ng debate versus sa mga solid na fans ni Bea laban sa mga kapamilya fans na dismayado pa rin sa paglipat nga ng actress. Habang ang ibang netizens naman ay pinarating din yung panghihinayang nila sa direktor nga ng kahit minsan lang na si May Cruz Alviar. Ngunit agad namang nilinaw ni Miss May na ang ginawa niya lang scenes ay yung mga nakunan sa Jensen. At yung mga ibang shots daw ay si Henry King Kitae na ang kumuha. Kung may bumabatikos kay Miss Bea, ay mayroon din namang dumedepensa sa kanya at isa nga dito ang director na si Frasco Martes. At ayon nga sa kanyang post ay, I was one of the directors attached to that project. Gusto ko nang mag-tweet pero nagpipigil na lang ako. Sayang ang energy. It's unfair to say na may project naman siya tapos siya yung umayaw kasi maraming nangyari and ang daming factors na nag-result to her decision to leave the project. In kahit minsan lang, supposedly ay makakasama nga sana dito ni Miss Bea sina Richard Gutierrez, Rafael Rosell, Jameson Blake at Christian Bubbles. September 2019 nga, nung nag-start sila na mag-taping ng ilang eksena nila kung saan kinuhanan nga ito sa General Santos City. Ngunit noong 2020 ng September ay nag-announce nga ang Star Creatives na hindi na muna matutuloy yung taping nila dahil na rin nga sa mga restrictive scenarios kapag may shooting dahil sa pandemic. Pero pagkatapos nga noon ay may mga lumabas namang ulat na matutuloy pa rin yung programa under ng Star Creatives pero hindi na di umano si Miss Bea ang magiging lead actress dito. And then after that nga, noong November 2020, it was confirmed na umalis na nga si Miss Bea sa Star Magic. Ito yung talent management arm nga ng ABS-CBN and na-confirm yung paglipat niya bilang talent kay Miss Shirley Kuwan. And mga bandang Feb 2021 naman, sa mga naging interview ni Miss Bea Alonso ay lumalabas nga na hindi na daw siya tali or wala na siyang bind na contract sa any network. And naging maingat naman siya, wala naman siyang sinabi during that time kung lilipat na siya ng TV network or mananatiling kapamilya star. And ngayon nga nakumpirma na yung paglipat ni Miss Bea Alonso sa GMA7 ay nagulat na lang tayo dahil biglang lumabas yung official trailer ng kahit minsan lang. Kung saan dito nga sa official trailer na to ay makikita natin dito yung mga eksena ng mga batang gumanap sa mga karakter dito ni na Bea, Richard at Rafael. And yung mga other scenes nung lumaki na yung mga characters nila. Bagamat hindi pa rin malinaw dito sa official trailer kung sino ang naglabas ng naunsyaming teleserye nga ni Bea. Pero kumalat nga ito sa YouTube at sa social media. So marami rin tayong mga pictures na nakita na naglalabasan ngayon kung saan yung mga cast before ay nandoon nga. And because nga dito sa mga naglabasan na to ng mga trailer ay lalong naging issue tong pag-iwan nga di umano ni Miss Bea dun sa kahit minsan lang na naumpisahan na. Pero during nga the signing ng contract ni Miss Bea ay nilinaw niya dito yung issue about nga dito sa na-pending na teleserye na ito at sinabi niya na mutual yung naging decision nila ng ABS-CBN na i-shelve yung kahit minsan lang dahil nga sa mga naging pandemic restriction noon.
Sinabi rin ni Miss Bea na I was doing a soap for them but then nagkaroon ng pandemic and alam naman natin na maraming pagbabago. So nagkaroon din ng pagbabago sa story and we came to a decision na hindi na lang matuloy ang soap. Sinabi rin niya na isang taon na nga siyang walang kontrata sa ABS-CBN. So, ayan nga yung tungkol dyan sa issue na yan, guys. Any violent reaction pa rin ba about dito sa soap opera na napending nga? So, abangan na lang natin kung sino yung magiging kapalit dito ni Miss Bea Alonso. For your reactions and comments, feel free to comment down below. Thank you for watching, guys, and thank you for visiting RDM Designs channel.